on in, look at what we've got. There's so much more, there's such a lot. There's so much more and such a lot. Here at SM, we got it all nga raw. Pati na rin Tiangge at Bakery. Paano? Huwag bibitiw. Panoorin nyo ito. Bago ang lahat, i-like and subscribe nyo ang aming channel. And hit the bell button. Linggo-linggo nyong mapapanood ang aming mga bagong video. Ang mga tinapay na ito, pamilyar ba sa inyo? Hindi lang yan mabibili sa mga kanto o kalsada ha, dahil makikita din yan sa gilid ng SM Mall na ito. Ang building na nasa tabi ng mall, naiiba sa itsura ng mismong mall. Kulay puti ito, samantalang kulay blue ang sa SM. Hindi raw bahagi ng mall ang maliit na Tiangge-an dito. 3-story high ang gusaling ito at may mga nakatira daw dito. Kita naman sa antena ng TV sa itaas nito. At dahil sa aming pag-uusisa, hinanap namin kung ano ang nasa likuran ng building sa loob ng mall. Mga establishmento at toilet lang ang nasa likod nito. Balik tayo sa loob ng bakery. Sa aming pagtatanong, ang pangalan ng bakery ay Eastward Bakery. Po, bakit po may bakery sa tabi ng SM? Recorder. Kayo po may-ari nito? Sino po may-ari nito? Sa pero matagal na po ito. Ano pong kwento nito, bakit po may bakery sa SM? Recorder. Kasi bantay lang ako. Kaya ano pinauna yung SM mo o yung bakery? Ito po, hindi ganyan. Kailan po tinayo ito? Madali na. Bata pa ako. Ano rin kwento? Hindi yata nang ito. Hindi yata natin. Hindi ko na. Pero gano'ng matagal na ito? Matagal na. Bata pa siguro yung mayari. Nandito na. 50 years old na ang building na ito. Ibig sabihin, noong 70s pa ito itinayo. Samantalang ang mall, nagbukas lang noong 2015. Alam nyo bang ang 20,000 square meter na mall na ito ay dating palengke? May restaurant din sa paligid ng bakery. Ibinenta ang palengke at restaurant noon sa SM. Pero ang bakery sa tabi nito ay naiwan dahil hindi nagkasundo sa negosasyon ang may-ari nito na si Edward Basaong at ang SM. Hanggang noong itinayo ang SM, napalibutan na ang bakery. Isa lang ata ang mall na ito sa bansa na may mabibili kayong paborito nyong tinapay sa isang regular bakery. Dayo naman tayo sa mall na ito sa EDSA. Hindi rin nagpatinag ang building na ito sa dambuhalang mall na ito. Ang mall na ito, nasakop na halos ang ilang bahagi ng EDSA. At ang building na hindi nila kayang mapatalsik ay ang gusali ng Philippine College of Surgeons. Meron mga PhD na tinatanggal dyan? Ito SM ito? Nauna yun eh. Nauna to. Ayaw ibenta? Matagal na yan. Nauna yung SM benta eh. But, hindi ba ito binili ng SM? Hindi nila binibenta eh. Bago ang lahat, binuo ang Philippine College of Surgeons noong 1936. Ito ang panahon ng Commonwealth era at si Pangulong Manuel L. Quezon ang presidente noon. Ang ilan sa kanilang miyembro noon ang nag-opera pa kay dating Pangulong Manuel L. Quezon sa appendix at si Dr. Gregorio Singian at Dr. Baldomero Rojas ang mga nagtatag nito.
si Dr. Valdemero ang classmate ni Jose Rizal sa medisina sa UST at Espanya. Pero alam nyo bang noong una, hindi madaling maging miyembro ng organisasyong ito? Base sa kanilang website, matapos maging isang doktor, kailangan pang dumaan ng ilang taong training at kailangang may aabot sa 50 consecutive major operations. Para mapalawig ang training ng surgery sa bansa, nagtayo sila ng pasilidad at nabili nila ang lote na ito sa EDSA noong 1969. Pero ang building ng PCS na itayo noong 1984. Ang kabuuang halaga ng building umabot sa mahigit 3 million pesos. Samantalang sa hindi kalayuan, naitayo naman noon ang mall ng SM. Dahil sa expansion ng mall, umabot na sila sa area ng PCS. Sa importansya at kasaysayan ng PCS, talaga namang hindi matatawaran ang presyo nito. Ang Eastward Bakery at ang gusali ng PCS. Kahit papalibutan pa sila ng higanting korporasyon, ang kanilang kasaysayan at naiambag sa bansa. Talaga namang priceless. Mga Tamagonetics, oras na naman para sa ating Tamago Shoutout! Kaya simulan na natin to, mga Tamagonetics. Unang-una kay Tamagong Dan Banag TV Official. Pa-shoutout naman po, idol, sa sunod na vlog mo, Dan Banag TV Official. Ayan, shoutout sa'yo, Tamagong Dan Banag TV Official. Maraming salamat sa'yo. Up next kay Tamagong Nora Flestado. Pa-shoutout po, Flestado and Bermudo Family. Thank you po, God bless po. God bless sa'yo, Tamagong Nora Flestado at sa Flestado at Bermudo Family. God bless sa inyo ulit. Maraming salamat. Susunod kay Tamagong Nelson Jose. Pa-shoutout naman kami dito sa Pasig City Membrado Family. Shoutout sa'yo, Tamagong Nelson Jose at sa buong Membrado Family. Salamat sa inyo. Susunod kay Tamagong Alahar. Thanks for this video. Interested to your channel and new subscriber. Full support here. Maraming salamat sa iyo, Tamagong Alahar, at sa iyong suporta sa amin. And last but not the least, kay Tamagong David Ignacio. Mga ganitong chronicles ang kailangan para maging mas masidhi at mas malalim ang pangunawa natin sa ating kasaysayan. Mabuhay ka, kaibigan, at ituloy-tuloy mo lang ang iyong nasimulan. Nako, maraming salamat sa iyo, Tamagong David Ignacio. At marami kang natutunan sa aming mga video. Sana ay mas marami pa kaming mabahaging kasaysayan at kaalaman sa inyong mga Tamagonetics. Maraming salamat sa iyo at sa iyong mga sinabi. At sa lahat ng mga Tamagonetics na nag-iwan ng kanilang mga comments, suggestions at mga pa-shoutout sa aming mga social media accounts. Kaya hanggang sa susunod nating Tamago Shoutout! Yan muna, mga Tamago! O, kwentuhan tayo sa next episode! Kapit lang! Don't forget to like and subscribe!